Nanay, di mo pa nga alam kung ano yung good news ko? Mga kalingap, sa muli pong pagbisita natin kay Nanay Maylin, ay matutunghayan nyo po sa video na ito kung gaano siya nagwawala at kung gaano siya kasobrang kasaya dahil sa atin nating balita. Ano kaya ang balitang ito? Tara po at alamin natin. So ayan, isang mapagpalang araw po muli sa inyong lahat mga kalingap. Ayan at welcome back to my YouTube channel, and Janjan Official. And maraming salamat po sa Panginoong Diyos dahil binigyan na naman po niya tayo ng pagkakataon na makapag-vlog na naman ulit. At ngayon po ay nandito po tayo sa may kila Nanay Maylin dahil meron po akong magandang balitang daladala sa kanya. Kung ano man yun, mamaya na natin pag-usapan yan. At maiba po ako, nais ko lamang po na ipaalam sa mga nagko-comment po na napakalaki daw po ng sinasahod ko, kaya pabayan ko na si Nanay Maylin. Eh, nagkakamali po kayo. And although may sasahurin na po tayo siguro next month, kasi nga po kung alam nyo naman, nakababalik ko lang po dito sa larangan ng YouTube. And kaya sana po ay maunawain nyo ako. Dahil huwag po kayong mag-alala, kasi yung kikitain po ng ating mga vlog ay sa pagtulong po talaga mapupunta yan, dahil yan po talaga yung pinaka-purpose naman kung bakit ako nagbablog. Alam naman po ng marami yan. And sa ngayon po, medyo matagal-tagal pang makukuha siguro yung sahod ko, kasi wala pa akong bank account. Kasi nung nakaraan, yung di pa ako tumitigil mag-vlog, ang ginagamit ko po noon na bank account ay yung sa ate ko. Kaso ngayon hindi na pwede kasi company, sa kumpanya tayo ng bangko, sinususog. So yun, nag-iipon pa ako ng pang-open ng bank account. So yun, kung malaki po yung sinasahod ko, hindi po sana putol-putol yung aking pagbablog na pagtulong. Ayan, yan po yung dahilan dahil wala po akong budget. Siyempre, mahirap naman po mag-vlog ng wala kayo ibibigay. Kasi yung pinaka-content ko talaga is pagtulong. Ayan, kaya nga po minsan kahit kung ano-anong kabaliwan na lang namin magtotropa, ina-upload ko. So yun, maraming salamat pa rin po dahil kahit ganun, marami pa rin po sa aking sumusuporta. May nadaho na po tayo dito kay Nanay Maylin. At yun lang po ang nais kong sabihin para lang po sa inyong kaalaman. Yun, maraming salamat po pala dahil yung isang video po natin dito kay Nanay Maylin umabot po ng 56,000 views. So yun, maraming thank you po sa lahat ng nag-like, comment, and share sa inyong lahat. Thank you po. Ayan, God bless po. Nay! Nandito na po tayo kay Nanay Maylin. Ano na po? Kamusta? Pagkabilay mo sa akin ng pagkain, tumaba akong itiro. Tumaba ka? Oo. Tumaba daw po mga kalingap si Nanay Maylin doon sa bigay natin. Nay, ang sarap ng saging na binigay mo. Oo. Nilaga namin. Tapos, prinito. Oo. Sarap. Kulang pa. Marami nga. Subura nga eh. Binigay ko pa nga kay ate yung iba. Sino ate mo? Yung kapatid ko. Saan? Yun, nandun sa amin, sa Binsul. Okay na. Kung kamusta ka naman, Nay? Ito. Anong ginagawa mo? Ay, nagtatanong na Gabi. Gabi? Nanay, meron akong good news sa iyo. Bakit? Ano daw? Pero mamaya ako nasasabihin. Ano? Matili ka tayo. Kumain ka na. Mamaya ako nasasabihin. Surprise nga eh. Ano? Kumain ka na. Siyempre. Ako hindi pa ako nakain. Yun lang. Mahinog pa ako saging. Nasaan na? Pahinga ako. Tum na ako. Kaso baka sumakit ang tiyan ko at nakakasakit ang tiyan ng saging pag di pa nakain. O pala, bilis mo na pala ako. Hindi pa ako nabilis sa nanay ko maganda. Sari mo na lang ulo yung saba. May ginto ka pala nanay. Yung saan lana natin yan? Yung isa na 50 isang piraso. 50 isang piraso. 50 pesos lang para isang piraso niya. O kamusta naman po? Napatay sa head. Tatay kita. Inaantay mo ako. Okay lang yun, nanay. Di ba sabi ko sa inanay, antay-antay lang? Yun lang, sabi ko, pangaligag dyan, matigas na tayo, no? Pwede na ako yung balkon. Alin po? Kawaya na yun, no? Kayo usip naman yung tanim namin noon. Mm. 95 pa, bagis pa kayo usip. Mm-hmm. Ilan bagang anak mo, Nanay Maylin? Tatlo. Oh, tatlo. Kala ko si Annalyn lang. Baka! may 27 na akong bata! Akala ko nga lang. Tapos ay 27 sa ano? 19. Mm-hmm. Uy, eh no, mag-hi ka muna sa mga viewers natin, Nanay. Uy, mga pamsanim ta dito, buto, no.
Tritaray. Itur mo muna kami dito sa bahay mo, nanay. Oh. Itur mo muna kami dito. Ayan yung bahay natin. Mm-hmm. Mahala dito. Makikitulog ako dito, nanay. Baka dyan matulog. Oo, narong. Muntik pang mahulog. Baka dyan matulog sa saan, sa lupa. Joke lang, nanay. Nay, gusto mo na malaman kung anong good news ko sa'yo? Ayun po yung sitwasyon ng bahay ng Nanay Maylin. O, kaninong bike yan, nanay? Ba't yung tatay kapon? Dinagyan ko tubig. Nasaan yung tatay kapon? Parang kabila. Marunong ka magbike? Oo, ayaw ko magbike. Siya sabihin ako ni Usip, maraking puki mo niya. Eh, no, gibang-giba na talaga ang ano ni nanay. Dito natin, tadasig ka na yan dito. Kwede dyan? Mm-hmm. Yung anong na yun? Nanay, ang naisip ko, pangit na dyan sa pwesto na yan. Eh, saan ang gusto mo? Doon dahi, oh, maganda doon, oh. Doon po, oh, maganda. Utag, galde! Maganda doon. Saan? Ayun, oh, doon, oh. Ayun. Ayun pa po! Bakit? Pinagkalayo-layo mo na kasi di Turyo. Kalapit-lapit ay, oh. Diyan! Mm-hmm. O kaya ay dito. Kasi, na, gagawin natin yan. Pag dito, magigiba pa tayo niya, mag-ano pa tayo niyan. Eh di, habang di pa tapos yung bahay. Eh di, dito sa gitna. Saan? Dito po? Oo. Inabaha naman dito. Eh dito nga nanay, maganda. Oh, at natutubigan dito, oh, may mga gabi pati. Oh. Ano lang? Bahay. Saan ako akitin ang bahay? Dito po. Oh. Eh, ang ganda po ng pwesto diyan. Oh, ang ganda diyan nanay, nanay. Oh. Wala pati masyado malapit na malaking puno. Tapos pag sa tabira sana tayo matindig. Diyan na nga. Nanay, di mo pa nga alam kung ano yung good news ko? Sisimulan na natin bukas yung bahay ko. Ito! Yan, natuwa-tuwa si Mali. Napayakap pa. Abili na ako bukas ng hollow blocks. Oh! Mm. Tapos? Eh, nakakuti na muna namin dito. Tapos iintayin ko si Papa. Sino Papa mo? Yung Papa ko, yun ang paggagawin natin. Tapos? Hindi, huwag kakabahay ka na. Yung mga kalinga po ba yun? Saan tayo matindig ng bahay nga ni? Dito nga po ay yung hindi halata sa'yo nanay na masaya ka. Siyempre! Kinakanyos mo! Hindi tayo halata nanay. Ano po ito pati? Bili na ako bukas nanay ng hollow blocks, bakal, tapos ng pamusti. Tapos? Tapos, hakutin namin dito. Gagawin na yun. Anay, mag-thank you ka dun sa nagbigay. Meron po kasi mga kalingap na nagbigay sa atin ng pangunang budget pambili ng materials pansimula. Tapos para masimulan. So ayun, kung magkulang siguro, ayan ang budget po natin ngayon is 11,000. Meron po tayong pinadala sa atin. Magsalamat ko doon, nanay. Sabi mo, 11,000. So, ayun, yung po ay kulang na kulang pa rin po yun. Alam nyo naman po. Hoy, saan galing? Hmm? Secret. Basta. Anino mo, sabi mo na lang, thank you. Thank sa mabait. Thank you. I love you sa naghatid sa atin. Yun. So, ayun po mga kalingap. Ayan sa mga nais pong magdagdag ng ating pong pondo para po dito sa pabahay natin kay Nanay Maylin. And dito po yung GCash. Dahil alam nyo naman po, nakulang pa po yung budget natin na yan. Yan po ay pansimula lang natin para masimula na. Kasi mas maganda po inasisimulan kasi tuloy-tuloy na yun. Eh nanay, may mga kawayan pala dito nanay, oh. Kaso hindi pwede pang sa ano sa bubong. Dito tayo, tatindig ng bahay. Eh paano na yung banglat ng babing? Ay, hindi naman dyan nanay. Nanay, oh. Ito, ulilinisin namin ito bukas pagkahakot namin ng hollow blocks. Paano paglinis natin hanggang saan ang bahay? Basta, kami nang bahala. Relax ka lang. Stay put and relax. Basta maganda yung bahay na gagawin ko sa iyo. Yeah! Basta ka pala sa bahay. Hmm? Meron pa ba nga? Lutos naman na nanay ata. Lutos na. Hindi lang nandala yung mabay. Mm-hmm. Masaya ka nanay? Siyempre magkakabay. Tapos Durabox doon. Ay, Durabox. Wala ka sinagayan. Ang dami mo ng damit sana eh. Ano? Malay mo nanay kapag nagawa na yung bahay mo may magbigay ng Durabox. Mas ganda sana solar kasi wala kang ditong kuryente. Ay, kagaya kay ate. Kagaya kay ate Michelle. Mm-hmm. Kaya relax, relax ka lang nanay. Stay put ka lang. Yan. Ano sasabihin mo sa mga natulong po sa atin? I love you lahat. Yan. Yan, maraming salamat po dun sa
unang nagbigay ng pansimula dito sa bahay ni Nanay Maylene. Ayan eh. Napasaya po natin sa sobrang si Nanay Maylene. Nagtatalon pa, hindi halatang masaya. Eh, ano gusto mo mag-iakak ako tayo? Kita! Anong vloggers ko? Apo ko kita? Pag-iiyaki ba ako? Bakit Nanay, marunong ka mag-iyak? Abay, siyempre naman gusto pa, iyakin din kita. Iyo. Iyo, si Nanay. Iyo, no. Iyakin ako. Iyo. Iyakin, wala na ba lalabon si Lola? talaga. Yan, oh. Kahit oh, ganyan kahirap ang sitwasyon ng buhay ni Nanay Maylene. Ay, hindi nyo po makita na hindi yan masaya. Oh. Tingnan mo. Yan, oh. Ito po talaga yung sa lahat po ng binablog ko. Ito po si Nanay Maylene yung pinaka-dabest. Tapos pag naayos sa nakwa dyan, ito gusto ko magbaboyan. Mm-hmm. Nababoy ito. Ang dami dyan. Nay, kaya pwede tayong magpaputol ng isang nyog. Abay, oh, yan, oh. Alin po? Alin ang gusto mo? Yung walang bunga. Baka galitan tayo ng may-ari ng lupa. Kasi itong lupa po yun ito, tenant lang po dito si Nanay Maylene. Ano, para ano? Ganito, oh. Para makatipid-tipid tayo, Nanay. Kasi kapos tayo kasi sa budget tayo. Kasi yun, sa kayo yun, ay 13 years old ako nang itanim. Alin po? Yung mataas. Yun, payatot na yun, marahid. Pwede na yun. Ipapaalam natin, Nanay, dun sa may-ari. Papaalam mo. Wala naman nalang may-ari. Paano wala? Wala may-ari, katiwala lang dito, bay. Ah, ikaw po ang katiwala dito. Baka naipapulis tayo pag limbawa. Ay, di mo dito sila ipapupulis ko. Nagkarawit sila ng tanim namin na hindi kami binigay. Sino nakuha ng nyug dito na karawit? Ikaw? Hindi! Si Kuya Junior. Sino yun? Korea. Yan yung may-ari dito ng katiwala. Katiwaldas. Eh, magpaalam ka doon, Nanay. Eh, sabi ko nga, huwag magpuputol muna ng kawayan. Saka kailangan baga, matindig na bahay. Saka, iniisipin naman ay 69-70 na akong matagal na 53 taon na ako dito. Oh. Eh, pundar na namin yan. Pundar na nila. Yun, ay pundar na nila. Ah, sige po, Nanay. Na, kapag ano po, mapaputol po tayo. Yun lang ko sana gusto ko't bahibahin na yun. Kaso lang nga. Ang problema, Nanay, sigurado ka na. Hindi tayo magagalitan dyan. Tanim ko yan, oh. 13 taon ako. Hindi ka pa anak. Bye. Ah, sige po, Nanay. Para makatipid naman, tayo. Yun naman, 91 na yun. Parang pakiramdam ko eh, mura, pabaga naman. Pero may nagkakawit dito, Nanay. Sino nagkakawit dito? Hindi ko alam kung sino nagkakawit na. Hindi ko mga adam. Tauhan yata. Sino pa, Nanay, pinakamayari talaga dito? Mas maganda kasi makakausap ko po yung pinakamayari. Ay, para. Ang sinandaan nito, nung 72 taon, ay si Tita Niling, Plasio, Sireno. Wala na, nasa na ngayon, Nanay? Namatay na. Hindi, wala na nag-aasikaso dito, ikaw na talaga? Ako na lang na ito dito, tapos nitong ano na kung saan-saan na nag ano na kung saan-saan tapos naging katiwala nga si Mamalung. Pero kung tutuusin, lupa ito ni Nanay Pilisting na iniwang kay Tatay Kapun ng 17 hektaryas. 17 ay sa akin lubog ng 57 hektaryas data. Ganun kabilang yun. Ay sige po, Nanay, ganun na lang ang plano natin. Ano na gawain mo? Hanapin mo yung papa ni yung asawa ni Ninang Nili kung nasaan si Rino, makipag-usap ka. Kasi ang takbo ng lupa dito sa kanang danaw, nasa akin. Ang takbo, ng takbo, Nanay? Ano nang... Sa iyo po napaalam? Sa akin dinadala. Mm-hmm. Kasi kung tutuusin... Ah, yung mga nagtatanim ng palay, yung, so, may yung ano, parte pa, sa iyo binibigay? Hindi sa akin binibigay, sa kanila pa din. Pinapaundahan ko na muna at nakiusap ka, buhay pa sa matanda. Palaki sa akin ang piranggan ang pinanisising. Ay kaso, nito ng ano, sabi ko nga nung ano dapat ay... sa akin at ako nagtubo sa bangko. Wala pa di. Kiusap pa. Okay lang, Nanay. Sa ganun lang, Nanay. Isan yung sinasabi mo po, Nanay, na kawayan kasi magagamit din natin. Eh. Pero nga, oh! Ay, doon po sa kabila. 95 yung unang tanong, unang buntis pa ako kay Usip. Yun ang kaano natin. Di naman kaya ito mahirap pag ano. Eh, hindi po yan. Dapat pala yung makapunta din dito sa Tatay Kapun at maayos. Patanggal yung bulaklak. Di ko naabuti, Nanay. Basta kami na ang bahala. Tapos yung pili. Relax ka lang. Eh, hindi na po yan. At maganda yan. Nabunga pati ata po yan. Okay, sana man tayo tutoy dito. Makakuha ng pamamahay. Basta, Nanay. Surprise na lang. Makikita mo na lang kapag ginagawa na namin. Bababa mo na bukas. Aper mo na tayo. Madaan na po ako mamaya ngayon. Pag uwi ko, madaan na ako doon sa bilihan ng aloblox. Makanbas na ako. Tapos? Ayun, bukas. Nandito na ako. Basta isusuno. Ha? Saan mo kasunod? Sa kotse? Eh, wala akong kotse, Nanay. Karabaw.
Punta sa gupa. Oo, tawa. O, sige na nanay. Basta ganun lang po ah. Ayun nanay, anong masasabi mo ulit? Thank you. Yan, maraming salamat po. Natuto na si Janjan ko. Magpatindig si Bulay Kinder. O, sige na po nanay. Magbabay ka nanay. Bye-bye. Thank you. Oh, magdala sa akin, kakao. Sige na po. Ang bait talaga ni nanay. Oh. Pag ano na lang namin bukas at wala akong kasama, walang taghahawak sa motor ko. Di ko man mahahawakan nga. Ay, saging nani. Nasaan po? Ano gusto mong saging? Hinog o hilaw? May hinog. Patingin ako ng hinog. Malaki pa yung kasing. Kabaki, idinalak ko na tuto. Huwag yung lutos, nanay. So yun mga kalinga. Sige na nanay, ano mo na po. So yun mga kalinga, napakabait talaga ni nanay Maylin. Yan, hindi nakakalimot magbigay kahit na ganyan lang sitwasyon ng bahay nila, eh mapagbigay sila. Ayan, oh. Thank you kay Nanay Maylin. So yun, maraming salamat po dun sa nagpabigay nung ay nagpadala nitong panguna po na pambiling materialis nitong gagawin po natin pabahay project kay Nanay Maylin. Sa wakas, matutuloy na din po. Ayan, thank you po. Ayan, hanggang dito na lang po. Ayan, at maraming salamat po sa inyong lahat na panonood at pag-share. Sa lahat po nang hindi nag-i-skip ng ads, maraming salamat po sa inyo lahat. Stay safe po and God bless.